Exciting po ang tournament na ating susubaybayan sa loob ng 5 araw. Ito po yung ginaganap na Superbet Poland Rapid and Blitz 2023. Bakit exciting? Ito po kasi yung lineup. Kasali po dyan si Wesley So at si Magnus Carlsen. Hindi lang yon, Lebon Aronian, nandyan pinalitan niya po si Ding Liren kasi nagpahinga. Si MBL, John Christoph Duta, Richard Report, Anish Giri, Bogdan Daniel Deyak, Radoslaw Watatsek at Kirill Sevchenko. Ang lalakas po ng kasali at ang matindi dito, ito ay rapid and blitz. So mabilisan, masarap panoorin lalo na ng live. Kaya nga nag-live stream ako eh, no? Di ba nag-enjoy tayo kagabi? Anyway, ang game po na i-analyze natin ay yung round number 1 between Grandmaster Wesley So at Grandmaster Bogdan Daniel Deyak. Alam niyo po ba laging tabla yung laban ng dalawang ito? Nung nakaraan sa classic po, sa Superbet Classic Romania, na tabla sila eh. Pero this time, puti ulit si Wesley. Ano po bang nangyari? Silipin po natin. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Again, Wesley So puti, nag-e4 ulit. E5, knight f3, knight c6, bishop c4, knight f6, d3, bishop c5. Italian game, Giuoco Pianissimo. Yan mismo yung laban nila nung classic sa may Romania. Nag c3, d6, ayan no. Knight bd2, a5. Nag castling, h3, h6, bishop b5. Ganyan na ganyan yun. Ang ginawa nga, bishop d7, nag rook e1 si Wesley. Pero sa pagkakataong ito, ang ginawa po ni Bogdan Daniel Deyak, nag-rook e8, nag-knight f1, and then knight b8. Ang naaalala ko, yung kabayong ito, nung nakaraan pumunta dyan eh. Tapos kumaganoon. Pero knight b8 ang tinira, kaya kung papansin ninyo po yung oras si Wesley, no? Parang sila 26 minutes, umangat, dahil mabilis tumira. Medyo napaisip si Wes, at ang ginawa niya po, bishop c4 lang. Yun, ayaw niyang ipalit basta-basta yung bishop. Nag-b5 yan, umatras po sa may b3, and then nag-a4. Pagka a4, pumunta lang sa c2, tapos bishop b6 atras. Gusto pong mag-c5, idea kasi ni Wes, bibiyak. Anyway, Wesley So nag-d4 pa rin, nag-c5 pa rin. Kinain ni Wes yung e5, binawi po yan ng pawn, and then knight e3. Ayan, so may mga square po dito sa d5 or d4. Nag-c4 lang dito si Bogdan. Maganda yan, no? Nabuksan yung bishop. Hindi lang yon. May idea later on, mga possible knight a6, knight c5. Gaganda yung knight c5 eh. Anyway, Wesley So nag-knight d5. Tumalon, inatake yung bishop. Nagumalaw, umiwas, no? Pumunta po sa may c5. Nag-bishop e3 si Wesley. Nag-bishop takes e3. Knight takes e3. And then knight a6. At eto na nga po yung parating. Gusto mo na pong mag-knight c5 niyan. Kaya si Wesley, pre-event niya yan eh. Siya po ay nag-b4. At pagka b4, tinex po yan ng c-pawn, binawi ng e-pawn, saka nag-knight c5. Ang knight c5 idea, may pressure po siya dito. Sa may e4, may pressure din po sa b3. Na hindi pinansin ni Wesley yung pressure sa e4 eh. Ang ginawa niya po, kinapture lang yung e4. Tapos, eto naman si Bogdan, binawi yan ng kabayo. Ipakita ko lang, no? Hindi po pwede yung mga knight takes, ano dito eh. Knight takes sa e4. Kasi, kakainin na yung b5. Pag nag-knight takes ka dito sa c3, titirahan ka lang ng rook takes e8. Ayan, no? Siyempre, babawiin mo yan ng reyna. And then, simply play queen dito, atakado yung kabayo. Pag nag-takes ka dito, titirahan ka lang ng knight c4. So, mukhang 1 pawn up, pero hindi yan 1 pawn up. Kasi, atakado ito na kung saan pag tinulak mo, medyo maalangan ka dyan, may knight b6. May knight b6. O, punta ka dito, takes. Bawi. O, pagpapalit-palit, ganyan po ang mangyayari, halos tabla na po yan. Ayan. Kaya hindi maganda. Kasi sa position po na ito, slightly better pa daw po yung black. Ang kailangan daw mag-pawn takes para magka-pass pawn. Kaso, Bogdan Daniel Deyak, nag-knight takes a4. Tagal nag-isip po. Naging 4 minutes and 40 seconds na lang. Lamang si Wesley ng malaking oras. Kasi 12 minutes pa siya. Anyway, nag-knight d5 si Wesley. Kinapture lang yan. Queen takes d5. Saka nag-queen c7. At dito, medyo mukhang alanganin yung sitwasyon. No? Kasi hanging ito, mawa-1 pawn down ata. Pero lahat po yan plinano ni Wesley. Kasi meron pala siya dito napakagandang sacrifice, knight takes e5.
Pagka knight takes e5, hindi pwede rook takes, babagsak yung tore, kaya nag-queen takes. Pagka queen takes, syempre, kinain yung bishop sa d7. So, ang nangyari, nauna pang nag-1 pawn up si Wesley. Yun nga lang, may rook d8, queen a7, knight takes c3. So, equal pa rin po ng pawn, pero ako, mas gusto kong laruin yung white. Sa kadahilanan na may bishop po. At ang ginawa nga po, bishop lang sa b3, may pressure po doon. Sa may f7, nag-queen e7. Ini 5 lang ni Wesley. Nag knight d5. Ayan, hinarangan po, hinarangan para wala yung pressure doon. Medyo masakit tingnan yung pressure sa f7 eh. Kaso, queen takes e7 lang dito si Wesley. Nag knight takes e7. Pag nag rook takes, medyo alangan. Dahil titirahan ka po ata ng mga ganyan pino. Kaya ang ginawa po, ayan na nga, nag knight takes. Pero pagka rook a7 ni Wesley, medyo nahirapan po sa posisyon si Bogdan dahil hindi makagalaw yung kabayo, may pressure dun, lakas ang bishop eh. May mga idea pa e6 later on, pwede mag-rook b7, pre-pressure rin yung pawn na nasa may b5. Ang ginawa po, hinamon. Hinamon, pero dinipensahan lang yan. Rook takes a7, rook takes a7, similar idea, hindi pa rin makagalaw yung kabayo, babagsak yung pawn sa f7, lalong hindi makagalaw yung tore, babagsak yung kabayo. Kaya ang ginawa po niya, nag-G5. Ang idea niya kaya siya nag-G5, slowly, no? Slowly po tataangat yung king, gaganun. Kaya nga napilitan si Wesley, G3, number one engine move. Ang idea po ng G3 yan maganda. Later on kasi pupunta dito sa B7 yung tore, ititiks yan eh. Ngayon, once na na-capture na yung pawn, yung knight na to, pwedeng tumalo na dito. Kasi wala ng pressure doon. Ngayon, matetreaten po yung e5 at hindi madepensahan. So, one way to defend that is to possibly play f4 later on. Kaya yung g3 na yan, yun po yung pinaka-idea talaga niyan. Anyway, nag-king g7 na nga dito. Ito pong itim, rook b7 na nga. Tapos, na-realize ni Bogdan Daniel Deac, walang mangyayari kung tatalon siya dito dahil sugswang pa siya, no? May kain eh. Capture. Kaya napilitan po yan, mag-f6 na lang. At pagka f6, ito ang matindi, no? Engine move na naman si Wesley. Tingnan niyo po yung oras. 1 minute and 55 na lang yan. 1 minute and 55. Yung kalaban niya 25 seconds. Pero nakita niya yung engine move dito. Bishop lang sa D1. Umatras lang. Pinaka-idea niya po. Bishop lang po sa H5. Mahang kasi yung kabayo. Pag gumalaw yung tore. Kaya nag-king G6. Eh nag-bishop C2 check. Bumalik sa F7. Nag-bishop D1 ulit. Nag-king G6 ulit. At dito po, tinira na ni Wesley yung tamang tira. Capturein lang po yung pawn sa F6. Kinain po yan ng king. And then rook B6. Pagka rook B6, napilitan niyan king G7 eh. Kasi pag dito siya, bukod po sa may check, eh may kain din dito sa pawn later. Kaya king G7 ang force. Anyway, dito po sa position na to, no? Grabe si Wesley. Nakita niya po yung number one engine move na naman. Mahirap makita to. Rook e6 lang. Commonly kasi kakapturin muna to eh. Pero rook e6 lang. Ang threat niya, titirahan niya po ng bishop h5. Kain yung kabayo. Kaya pwersado mag-king move. At nag-king f7 lang ha. Anong problema dyan? Bumagsak yung pawn sa may H6. Ayun nangyari. So, dito po, walang oras si Bogdan Daniel Deac. Nag-blunder na naman. Nag-rook D8. Kaso, sinimplahan lang yan. Bishop B3, tumakbo yung king, and then rook B6. Bagsak na naman yung isang pawn. Ibalik ko lang. Ang tamang tira po kasi hindi rook D8, no? Ang tamang tira is something like rook lang po sa B8. Ngayon, bakit pinili ni Wesley na kainin yung H6 pawn instead of the B pawn? Pinayagan niya depensahan. Kasi, ang mangyayari po dito, later on, dadahan-dahanin po yan. Example, magbibishop b3 lang, magkiking move lang, magrook lang dito, rook dito, tapos mag-f4, takes, rook takes. Ang mangyayari po, dalawang pass pawn laban sa isa. Ganun ang mangyayari dyan. Ngayon, yung dalawang pass pawn with the help of the bishop, panalo yan. Mas madaling ipanalo yon kesa sa one pawn up ka same side. At least ito, dalawang pass pawn. Kaya yan yung pinili ni Wesley. Anyway, balik na natin doon kasi nga nag-blunder, nag-rook sa D8, eh, may check eh. Pagka king move doon, pumunta sa B6, hindi na madepensahan. Babagsak na. Kaya nag-knight F5 na lang, rook takes B5, nag-knight D4, kinapture lang.
kinapture lang. Tapos pagka king f6, rook lang po sa may d5, wala na, naparesign. Dahil mapipilitan po ipalit ang pyesa. Malinis tatlong po ng kalamangan. Wesley So, game number 1, panalo. Magandang pangitain yun dahil leading agad after round 1. Anyway, matindi po ang nangyari sa ibang board. Laban ng Wattatsek at Magnus Carlsen. Gagawa natin ang video. Abangan niyo po yun. Muli, ito po ang yung coach, Pinemaster, Daniel Kauso. Salamat po sa inyong panonood kagabi. Hanggang sa muli mong pagkikita. God bless po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.